Good afternoon, guys. So, this morning, nag-umpisa na ako mag-fix ng ano, just to complete the rebar and stair up na itong column na nga. So, if you notice, nakapag-fix na ako ng tie wires, tapos yun na lang, yung sa bottom na lang, center na deform yung ilalagay. So, nasa 4 feet lang naman to. And then, dito sa ano, what I did is, yung sequence na 2, 4, 6 na ano, paglagay ng stirrup. So, dito sa baba, ito kasi yung pinaka-foundation. So, naglagay ako ng tigti 2 inch, 4 na stirrup. And then, after 1 feet, so, naglagay ulit ako, pero ang interval niya is 4 inch na. Meron din ng system na 5, 10, 15 centimeters. So, what I did is just the inch, yung inches na sistema. Like 2, 4, 6, and 8. So, although hindi siya masyadong mahaba. So, from here, 2, 4, 6, and then pag ano na siya, maglagay ulit ako ng 4 until magbalik ako dito ng ano, prior matapos sa dulo. So, yan na lang. Yan, pakihawak yan. So, ipipix ko na lang. Medyo, ano siya, trabahoso ng konti. So, yung butterfly na, ano, ginagawa, guys, pagkabit ng wire. So, yeah. Then, using this one na ginawa ko para matis, ano siya. Yan lang, ginagawa ko na guys. Tapos, what I have, ano din. Ang gawin. Isa, then, yan na siya. So, yun na guys, medyo trabahoso to. And it will needs a lot of effort. So, yan na. At least DIY na naman. It's my DIY. And of course, eto malaki talaga yung column. E, pang ano siya, second floor na design. E, actually, ginawa ko talaga ganito kasi dun to sa area. So, lalakihan ko yung base niya. Kasi yung area natin ay pagka-slope. So, mas maganda gagawa ka ng column na matibay. So, this is what I do. Na, and medyo kinalawang siya kasi naulanan kagabi, but well, ano lang naman, hindi pa naman siya masyado nakapenetrate, so wire blasting na natin instead of using rust remover. So anyway guys, yun lang, keep safe, bye bye.